Yon. Yon, yon. Game na, game na, game na, game na, game na. Huh? Are we live na ba? Live na ba? Live na, live na, live na, live na. Live na, no? Ayun. So, ano na. Thank you, guys. Good evening. Yeah. Happy New Year. Isa, Happy New Year. Kwento ko lang mabilis kung ano yung mangyayari. What you expect dito. And thank you dun sa 1K plus yung subscribers. Kaya namin ginawa to kasi para mas maging at least medyo personal. Makita yung mga pagmumukha namin. Kasi most of the time, yung mga videos, hindi kami nakikita. And para rin ma-share namin yung mga struggles and paano yung mga process namin para gawin yung mga videos. Despite this pandemic and mga precautions and mga tips na rin. Pero syempre, kailangan namin ng tulong nyo. Tanungan tayo, chikahan. Casual lang naman. May mga questions na naka-prepare. And then, pasok lang kayo ng mga questions kung ano yung gusto nyo ma-share and suggestions. And move forward ko na to kay Al. Siya na yung mag-aanan ng mga first set of questions. Thank you din. Unang-una sa lahat, Happy New Year sa lahat. And congratulations sa atin, Lapse City, kasi umabot na tayo sa 1,000 subscribers. This episode is for you guys. Siguro mag-start tayo sa pakilala, no? Sino-sino po kami bumubuo ng Lapse City at kung ano-ano yung mga ginagampanan namin. Siyempre, mag-start tayo sa pasimuno. Ako si Del, ginagawa ko most of the time. Tawag producing, producer. Nag-organize ng mga shoot. Then, after nun, yun, yung matrabahong video editing. Ako si Stra, ay yung pinaka-ano rito, cameraman. Saka parang ako na rin yung nagde-direct ng mga ginagawa namin. Ben. Ben. Alben. Ako naman si Alben. So bali ang role ko sa Lab City, bali ako yung role model. Ako yung... ano, the face. Role model, model role, man. Ay, pero magaling mag-audio yan. Ako naman, Alfred. Al ang tawag nila sa akin. Hindi ko alam role ko eh. Minsan gumagawa ng questions. Kasi ano, mamaya, ikukwento ko kung paano ako napasok sa Lapse City. Medyo aksidente. So far, yung ginagawa ko, medyo tulong kay Aiden sa mga paggawa ng questions, pag-construct, tapos interviewer na rin. Then, kwento muna sa amin yung history ng Lap City, tapos yeah. What was your vision? Ano ba yung, bakit mo binuo to? Ano kasi, nasa multimedia tayo, tapos talagang bisyo kong magawa ng videos. Then, 2019, mga September, na-enjoy akong gumawa ng time-lapse. Gusto ko kasi pag-upload ng consistent na content, maski wala lang, enjoy ko lang. Practice din sa mga photography, videography. Then, suddenly, may nakausap ako sa... may sila, nagpe-paint sa kalsada. Then parang may light bulb moment. Ala, pwede pala akong gumawa or isama ko yung mga kaibigan ko, abalahin ko, na gumawa ng documentaries. Then kinausap ko agad, pag-uwi ko, tinawagan ko agad si Stra na kung matutulungan niya ako. Ang tinesting agad namin, di naglakas loob agad kami. Then yun na, tuloy-tuloy na. No, so initially dalawa lang tayo. Initially dalawa lang. No, kasi kung sa editing, ako rin mag-video, tapos ako magtatanong. Masyado na ako matataranta. Pero kung nandiyan na si Stra, kasi naka-work ko na rin yung dati. Na ano na siya, pumayag naman. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Hanggang sa nai-improve kahit pa paano. Doon, nagsimula. Tapos ito na tayo ngayon. Yun. Ilang span lang, 3 months. 1K subs. Yun, sana marami pang mas makaalam. Kasi yun, yung talaga vision ko. Gusto ko gumawa ng content na papaano yung mga tao. Parang pagkatapos nila, hindi saya yung bandwidth ng internet nila. Yun lang, ganun lang kasimple. Siyempre nasabi mo na si Stra, pero ano, tanungin natin si Stra. Stra, ano yung feeling, ano ka ba, nakuka ba kagad yung pumasok ka sa ano, Lapse City? Ano, pakayo ulit? Nawala ako, sorry. Kasi nasabi ni Den kanina, dalawa lang kayo, di ba? Dalawa lang muna kayo sa, ano yan, sabi niya kanina, puro mga time-lapse lang yung ginagawa niya. Tapos, ayan, inaya ka niya na for docu. Ano yung initial reaction mo nun, nung inaya ka? Di kasi kami ni Denden magkatrabaho na kami sa isa pang channel niya eh, nila, namin. Hindi na ako nagulat na dito sa second channel niya, ako rin yung kukunin yung videographer or cameraman. Pero natuwa ako kasi si Denden yan, idol Denden yan eh. Yun
Nyonya. Tayo sila sa Alben. Yan. Ito si Alben, paano napasok sa Lapse City? Yo, kasi nung binuo yung Lapse City, no, ako yung laging kachismisan nung promotor. Kaya yung model ng ano, Lapse City, nahulma na rin nakasama ako. Role model niya. So, bali, parang ikaw yung visionary, eh, no? Parang nasa iyo yung vision, eh. Yeah, parang yung... parang ganyan. Ang gusto ko yun. Magandang paggaling sa'yo. Paano ako napasok sa Lapse City? Kasi meron silang isang gustong i-feature. Yun yung live streamer na teacher. Eh, syempre ako yung may contact mo. So ako yung kumontak dun sa teacher na yun. Tapos, eventually, kasi dalawa pala yung pupuntahan nun eh. Yung ano naman, yung Alitaptap Artist Village. Nag-enjoy ako magtanong. Kahit wala dun sa script. Kasi may pre-prepare na si Den na script dun eh. Tapos yun, sinuggest nila, nagkainuman kami after nung shoot na yun. Tapos nasuggest nila, uy, pasok ka na sa, ano, sa Lapse City. So, ewan ko nga kung pasok na ako eh. Oo naman. Although halos sabay tayo ng kakaedaran, pero iba yung mga approach sa bagay. Kami rin iba. So, maganda yun, diverse. So, kasi may mga naiisip kami ni Lastra, na Alben, na iba naman doon sa naisip mo. Yeah. So, mahalaga yan. Magandang kulay. So, yun yung history naman for me kung paano ako napasok sa Lapse City. Tapos yun, tuloy-tuloy na kami sa... lagi na kami magkasama sa mga vlog. Bago pala yung next question, ito may mga nagsalita sa stream natin. Nagsalita? Nagsalita na ka. Ano tawag dito? Ano tawag dyan? Comment ba yan? Nag-comment. So, Happy New Year and shout out sa pinanganak ng 1994. Uy, pinanganak ng 1994 dito. Ako, 1994 ako. Okay, sorry. Eh, kasi kay, i-shout out ko lang yung mga kaibigan natin. Ang mga kaibigan naman natin talaga, sila yung mga nasupport. Si Jonar, saka si Cris. Yan. Current situation ng channel. Tingin ko din ikaw dapat sumagot nito kasi may nangyari sa iyo eh. Ano bang... Okay, simula ko. Ano, current situation, December 4. Ayun, medyo malikot tayo. Nasa ospital tayo ng isang linggo. Pero kailangan ko magpahinga ng baka 60 days, mga February pa, early February. Sana. Pero okay na naman ako, buti hindi ako nabasag ang eardrum at na-operahan yung ulo. Munti ka na. Swerte pa rin. Pero nag-iinom ba ako ng gamot? Pero ang epekto na sa channel, may mga week na hindi ako makapag-upload. Kasi obviously, hindi makapag-docu. Tapos ito pa, pandemic pa tayo. Pero as soon as bumalik ako, kukulitin ko itong mga ito kasi... Makulit din talaga ako. Then gagawa tayo ng content. So, yun yung current situation. Kasi si Den din, masyadong mabait. May nangyari sa kanya na masama talaga. Kaya hindi kami nakapag-shoot. Ayun, buti na lang, meron kaming mga naka-imbak na mga videos. Kaya may na-upload pa rin siya. Ayun, buti walang nangyari kay Kuya Den din. Kaya pag magaling na siya, dire-diretso na ulit. Buti na lang at medyo maayos si Den na ngayon dahil sa kakulitan. Malikot eh. Ayan, malikot na siya ulit ngayon. Alam ba yun? Sa aksidente mo ba? Oo, okay. Medyo babagal na lang talaga yung upload. Ngayon, kailangan mo talaga rin may cover. Challenges ng channel, ng pag-shoot natin. Personal. Hindi ako sanay ng nakikipag-usap ng hindi ko kilala. Tapos napunta ako sa mag-interview. Ayun, nahihirapan lang akong may pag-communicate minsan sa ibang tao. Tapos, yung nangyari nga ng pandemic. Sobrang hindi tayo makalabas lahat, pare-parehas. Hindi tayo makagawa ng docu or content. Ewan ko kay Dennis kung challenge sa kanya yung ano, pera. Number one. Kasi ngayon, ano eh, parang baga... Challenge main yung ano, yung sa Arkila na sasakyan. Kasi, ayun, nandadamay na ako ng kaibigan na nga abala. So, parang pakonswelo is kahit paanong makakain, lunch. Then, yung Arkila, kasi safe eh, nakaano ka sa isang sasakyan. Andun na. Yun yung challenge sa akin na main. Pero, laking thank you nung naano milestone na to. Or mas mapapalaki pa. Kasi at least yun, kung may papasok na ads and monetization, pera. At least mapapaikot namin using logistics and yun na.
babanggit natin yung mga future plans. Sa akin siguro yung isa sa mga challenges, kasi hindi naman tayo parang full-time dito kasi meron tayong kanya-kanya rin mga work, diba? Bilang isang teacher din. So yung schedule, ano rin yun, isang challenge din yun. Kasi usually nag-shoot tayo every Saturday. So kailangan yung Saturday na yun ng pang Lap City lang yun. Kaya lang minsan kasi may mga, alam mo yun, hindi inaasahan na plans or biglaan. Another challenge, kung paano mo maili-level up yung pagtatanong mo eh. Kasi pwede ka magtanong kasi kailangan natin ng something na merong may lalabas na kakaiba eh. So isa sa akin bilang nagko-construct din ng mga questions. Feeling ko isa rin sa mga challenges yun kung paano mo papalabasin yung gusto mong ipalabas through the questions. So minsan kailangan pag-isipan din talaga at pinag-iisipan naman talaga. Yun. So yan ang challenge sa para sa Ben. Ikaw kaya, Elvin? Elvin, parang chill lang, hindi na siya challenge. Challenge din talaga kasi bilang isang role model ba, medyo pinaglalaban talaga natin maigi na makasama sa shoot. Kaya na, pero okay naman. Nakakaya naman. Lalo ngayon pandemic, ganyan ang hirap talaga. Lalo talaga ngayon pandemic, kapag shoot ng maayos, na safe pa rin. Yan. Bago pala yung next question, mag-shoutout muna tayo dito. Yan. Sige. Shoutout daw kay Mankiks, kay Helvic Saringan. Suplado daw si Stra sa personal. Oh, suplado. Mayayain lang ako. Introvert lang, introvert. Mayayain lang ako, hindi ako suplado. May nagpapahappy new year dito kay Codin. Ay, kay Alvin from Codin. Kay Kuya Dean. Ano yung favorite nyong episode, personally? Simulan ko lang din. Ang maganda sa documentary, kahit gaano ka ka-prepare, pagdating mo dun sa shoot, biglang may mga random na mangyayari. Pero nag-stand out sa akin, yung Locksmith. Pagdating din sa interview, sabi ni Stra, "Uy, ang ganda ng boses nyo. DJ ba kayo or voice talent?" Sinabi niya, oo. Tapos nag-sample siya ng dire-diretso, inwento niya yung history. Noong time na yun, kinikilig kami kasi wala din sa plano namin yon na ganun yung gusto namin mayari. Gusto lang namin i-explain paano gumawa ng sushi. Then, ganun pala yung trabaho niya. Plus, PWD siya. Ina-advocate din niya na ma-uplift yung livelihood nila. So, ang daming mga surprising moment nung in-interview namin siya. Ito talaga dyan, ano? Isa pa ka. Kala ko lang, white Rondalla. Alam ko kung bakit. Kasi yung mga sa kanila na mismo nang galing na medyo ayaw din nila ako sila sa kaka-FB lang mag-upload. Ganun pa lang yung ganda nila. Ayun yung thinking nila pagdating din sa mga distinguish na nila na toxic yung materials na nababasa nila sa loob ng FB. So yun, maraming bagay. Tapos yun, naalat nila yung time nila para matuto ng Rondalla. Gustong-gusto ko. Ganda yung line-up ng time na yun. Yung pinaka nag-click sa akin, syempre kaya ako napa-oo din na gusto ko na nga sa Lapse City. Syempre yung pinaka unang episode. Alam ako magtapos sa akin, syempre. Pero yung gusto ko talaga yung Alitaptap Village. Yung Alitaptap Artist Village. It's an artist din. Medyo na-inspire ako eh. Kaya questions nga ako sa mga artists nung mga panahon na yun. Kasi gusto ko malaman. Kasi nagtayo sila ng isang village exclusively for artists lamang. Sinong mag-iisip ng ganun? Na parang, sama-sama kami dito pero exclusive lang to sa mga artist. Pero which is maganda. Pare-parehas kayo ng vision, pare-parehas kayo. Nagkakaintindihan kayo eh. So in a way talaga, mag-click talaga dun sa village na yun. Kung pare-parehas kayong artist. Siyempre nakaka-enjoy yung pagtatanong. Minsan nga inaano nila ako eh. Pinipigilan nila ako sa mga tanong kasi minsan napapahaba na. Ubus na yung memory card. Kasi sobrang may mga extra tanong ako eh. Parehas kami ni Denden talaga eh. Favorite namin talaga yung Locksmith eh. Kasi hindi talaga, ang title talaga nun, Locksmith lang. Walang radio Chinese. Walang ganun. Locksmith lang talaga. Tapos nung narinig namin siya magsalita, kaya talagang yun yung pinaka-favorite ko. Eh, favorite na ni Denden. Parang ayoko na rin favorite. Yung sa HAGC, kasi mahilig ako sa aso or sa hayop. Grabe yung ginagawa nilang pagtulong talaga sa mga hayop. Tapos, taga-GMA sila. Hindi ko ma-imagine. Alam, may ganito pala sa GMA. Talaga, may
rescue ng mga hayop dito pala sa gym. Kaya yun, bigyan ko lang ng ano yun. Ang tawag doon. Basta yun, ganda rin yun. Mga, balikan mo nga yung mga nasa taas. Sa daw nila, tungkol sa aso, yung episode na yun, si Cris M, yun yung favorite niya. Ang gaganda ng content niyo mga sir, gusto ko yung tatay na nagawa ng susi plus radio DJ from Helvic sa Ringan. Tapos from Codin, yung okay daw yung payaso niya nyo na episode, di rin basta-basta yung hustle nila. Maraming salamat sa pag-subscribe. Oh, bilis. Warm na warm. So lang. Thankful talaga kami tapos sa mga nangyari sa Lapse. Tsaka dun sa lahat ng nanonood, wag kayong mahihiyang mag-comment kung may mga suggestion kayo. Kung may gusto kayong ipa-interview sa kapitbahay ninyo, comment nyo. Nakapunto kami sa comment. Nakabantay kami niya. Kaya suggest lang ng suggest. Hindi naman namin yung niindihan. Hindi namin oo-ohan agad. Comment nyo lang. Comment. Unang-una, salamat ulit sa pag-subscribe. We are really hoping at na-visualize namin na dadami at dadami pa yung mga magsusubscribe at magtatangkilik ng aming channel. Pwede rin kayong magbigay sa amin ng suggestions kung ano yung mga gusto nyo pa talagang malaman na buhay or mga kung ano-ano pa, walks of life. And try namin talagang i-feature yun sa aming docu. And again, maraming salamat. And please, invite nyo naman yung mga kakilala ninyo to subscribe din sa aming YouTube channel. Alam ko, magugustuhan din talaga nila yung mga contents namin. Maraming salamat.